Gagawa tayo ng trending na mangoong. Ito ang trending ngayon sa paggawa ng mangga na may bagoong. Yes, basically po, ito ay manggang hilaw na may bagoong. Pero nakakaingan yung tignan, di ba? Nakakatakam dahil inilagay ito sa U-cups. And syempre, ang bagoong na gagamitin natin ay homemade. Yes, gagawa tayo from scratch na bagoong. Sa mangga naman, kahit ano pwede, yung paborito mong hilaw na mangga. Ayan, so lutuin na natin yung ating bagoong. So meron tayo ditong alamang. Ito yung kulay ng aming alamang. So yung iba yung kulay maroon, so depende yan sa lugar. So ito yung amin. So ito ay hindi ko na hinugasan. So yung iba na gumagawa nito ay hinuhugasan nila para mabawasan daw yung alat ng kanilang alamang. Pero yung iba, like nanay ko, hindi niya hinuhugasan para daw hindi mawala yung essence or yung lasa ng fermented na alamang. So eto, lagay natin yan dyan. Ayan. Pink na pink. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng ating suka. Ayan. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay bubuksan natin ang apoy. At pakukuluan natin siya until mag-evaporate ang kanyang liquid. Ayan, kumukulo na siya. So, haluin na muna natin. And ayan, hayaan na natin until mawala na ang kanyang liquid o yung ating suka. Ayan, natuyo na siya. So, nakita nyo yung nasa gilid. Huwag nyo na yung isama dahil sobrang alat niyan. So ngayon ay tanggalin na natin siya dito sa ating kawa. Ayan. And dahan-dahan din dahil sa ilalim ay may natuyo na din na asin. So huwag nyo yan isama dahil yan ay maalat. So tignan nyo yan, oh, asin yan. At ngayon naman ay magigisa na tayo ng ating alamang. So eto meron tayong cooking oil. Ayan. At kapag mainit ng ating mantika, ilagay na natin ang ating garlic. Ayan, so gisahin na natin. Huwag masyadong brown, yung katamtaman lang. And kung gusto mo na maanghang, ay maglagay ka ng sili. So konti lang yung sili ko dahil ayaw ko na masyadong maanghang. Pero syempre, kung love na love mo talaga ang maanghang, dagdagan mo. And ayan, eto na yung ating garlic. So ngayon ay ilagay na natin ang ating alamang. Ayan. Okay. Oops. And isabay na din natin ang ating asukal. Sa asukal naman ay pwede kayong magdagdag, lalo na kung sobrang alat ng alamang ninyo. So okay, haluin lang natin ito. Ayan. Sa pagluluto naman ng alamang, di ba, iba't iba yung version. Yung iba naglalagay ng onions, yung iba naman naglalagay ng kamatis, at merong iba naglalagay ng luya. So, depende na yan sa inyo kung ano yung gusto nyo sa iyong alamang. Ayan, salutuin lang natin ito until medyo maging malapot ang ating mixture. At dapat continuous yung paghahalo ninyo. At yung apoy dapat hindi masyadong malakas at hindi masyadong mahina. So, yung tama lang. Ayan. Sa paglalagay naman ng asukal, kung ayaw nyo na parang hindi napansin ang alat ng bagoong, pwedeng mag-start ka sa 1 cup na asukal tapos tikman mo. Kung hindi ka pa satisfied sa 1 cup, magdagdag ka pa, so magiging 2 cups na yon. Tikman mo kung okay na sa'yo ang lasa. Pero kung hindi pa, pwede ka pang magdagdag na isa pang cup, so 3 cups na. 4 cups to 5 cups ay considered na sweet bagoong na. So lutuin lang natin ito for 15 to 30 minutes or depende yan kung ano yung gusto mong texture ng iyong bagoong, kung gusto nyo na medyo runny o kung gusto nyo na medyo malapot. Okay, after 30 minutes ay eto na siya. Pasensya na, maluha-luha yung aking mata dahil dito sa ating niluluto na bagoong. So eto na siya after 30 minutes. Okay, ang ganda na ng kulay niya, no? Malayo na sa kulay na pink kanina. Ayan. So ayan, patayin natin yung apoy. And eto na ang itsura ng ating bagoong kapag lumamig na.
So 30 minutes lang natin siyang iniluto, pero malapot na siya. Dahil yan sa marami yung sugar na inilagay natin. Pero kung konti lang yung ilalagay ninyo, tapos gusto nyo na ganito kalapot, ay pwede naman na mag-extend ka sa cooking time. Basta mahina lang yung apoy. And dapat observe nyo din dahil baka masobrang sa pagluluto at maging candy ang ating bagoong. Sa mangga naman ay eto yung gagamitin kong mangga. So kahit anong mangga na hilaw na gusto nyong gamitin ay pwede. Ayan, nabalatan ko na. So ngayon ay i-cut na natin. So yung cut na ginawa ko para sa mangga na ito ay ganito siya. So depende na din niya kung ano yung gusto mong style or cut ng mangga. Okay, ngayon naman para sa lalagyan natin ay ito yung baso na lalagyan natin. At ito na rin yung gagamitin ko sa pagsukat ng ating mangga. So maglagay tayo dito. Ayan, ito na siya. So ngayon ay ilagay natin siya dito para paglagay natin ng ating bagoong ay i-shake natin siya para ma-coat lahat ng ating mangga. Ayan. Ngayon naman ay maglagay na tayo ng ating bagoong. Ayan. Ayan, so ideal talaga na medyo runny yung ating bagoong para sa ganito, para mas madali siyang ma-coat. Ito kasi medyo ano talaga siya, sticky. So tignan natin. So takpan natin. Ayan. Tapos, i-shake natin. And ayan, i-check natin. Ayan. Okay. Pero honestly, nahirapan ako sa pag-shake dahil malapot nga siya. So, hindi madaling ma-coat yung ating mga mangga. So, kapag ganito yung method na gagamitin mo, recommended na medyo runny talaga yung bagoong. Pero kung gusto nyo talaga na ganito yung texture ng bagoong, pwede naman na kamayin mo yung pag-mix. Siyempre, gagamit ka ng gloves para madali mo siyang ma-coat. And then, ilipat natin siya dito sa ating cup. Okay. Tapos, maglagay tayo ng extra na bagoong. Yan, topping natin. Yan. Okay. Tapos, close natin siya. Yan. And, magbabaan ka ng stick. Ito na ang ating trending na mangoong. Oh, nangangasim ka na ba? Pareho tayo. Ayan, so tikman na natin. So, ito yung uso ngayon or nagtitrending na mangoong. Mangga na may bagoong. Ganun lang kasimple. So, dun na siguro magkakatalo sa kung anong lasa ng iyong bagoong. Ayan. Okay, ayan siya. Oh my God, ang bango niya. Oh my God. Ayan. Okay, tikman natin. Nangangasim ako. Ayan. Sarap ng bagoong. Isa pa. Yum. Okay. Yung bagoong natin ay nasa stage na matamis. Hindi naman nakakauma yung tamis niya, pero yung alat niya parang konting-konti na lang talaga. So, kung gusto mo na ramdam na ramdam yung alat, pero hindi naman din ganun katamis, pwede gawin mong 2 cups yung iyong asukal. O kung gusto mo din na 1 cup lang, pwedeng ganun. So, kung ilalagay nyo na asukal ay konti lang, and kung gusto mo na yung texture mo
ng iyong bagoong ay medyo makapal, lutuin nyo ang bagoong ng higit sa 30 minutes. Samahin ng apoy ha, para hindi naman masunog or maging candy yung iyong bagoong. So again, kung gusto nyo siyang gawin ganito na negosyo na ilalagay sa mangga at gusto nyo na yun nga yung ginagawa nila na ilalagay nila sa malaking container tapos isi-shake nila ng ganun, dapat hindi masyadong makapal ang iyong bagoong dahil mahihirapan ka sa pag-coat ng iyong mangga. Pero yun nga, pwede din na gamitan mo ng kamay. Yung mga parang kamay yung gamit mo sa pag-coat ng mangga. Syempre may gloves ka ha. And pwede din na hindi baso or ganitong klase ang lalagyan mo na as packaging mo. Pwede yung sa mga microwavable na mga container. Pwedeng ganon. And yung bagoong natin ay pwede mo siya talagang ibenta na ganun lang, bagoong lang. Pero nakakatulong din na i-introduce yung bagoong mo na Prada kapag may mangga. Kasi syempre, di ba, yung iba hindi sila masyadong, ay, bagoong lang. Parang very common sa kanila. Pero pag may mangga na, parang naiinganyo sila na bilhin. So parang sideline mo yung mangga. So, di ba, bibenta ka ng mangga na may bagoong mo, tapos meron kang naka-separate na isang bottle ng bagoong lang. Kasi di ba matitikman na nila yung bagoong mo na hindi kailangan na bumili sila ng isang jar ng bagoong. Kasi matitikman nila dito kapag bumili sila ng mangga. And kapag natikman nila na gustuhan nila yung bagoong, maiinganyo na silang bilhin yung isang jar. So again, maraming paraan, maraming version ang paggawa ng bagoong. So piliin nyo lang yung gusto nyo. And dito sa ginawa natin na bagoong, ay pwede kang mag-adjust ng tamis, ng alat, and pwede kang magdagdag ng kahit anong gusto mong idagdag. And syempre, kung gusto mo na maanghang talaga, pwede. Ito yung ano lang, very, very light yung anghang niya. So, pwede mo talagang pag-eksperimentuhan yung ating bagoong. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Pwede mo ibenta ang mangoong ng 70 pesos at kung bagoong lang, pwede na 65 pesos ang maliit. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. And yes, sa pagluluto, maraming mantika ang inilalagay para maiwasan itong masunog. Pero kapag ito naman ay luto na, pwede mo namang bawasan or tanggalin ang mantika. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!